I super love salpicao. Actually, ang salpicao in Spain is parang tapas yan. Yung pang appetizer, you eat it with wine. But here in the Philippines, of course, nasanay tayo na inuulam yan. And recently, I attended a party of a very dear friend. And, Diyos ko, nag-serve sila doon ng salpicao rice. And it gave me the inspiration na medyo gayahin yon, but using my own version of salpicao. So, gawin natin yan today. So first, eto, nagpasaing na ako ng Japanese rice. Nagsaing na kami ng Japanese rice dito. Ang number one tip ko is gumamit ka ng real Japanese rice kasi yung kanyang texture and the shape of the Japanese rice, perfect na perfect for this recipe. And then, lutuin na natin yung salpicao. Pero una, magto-toast muna ako ng bawang. So, papainitin ko to, itong aking non-stick na wok. Isang wok lang ang gagamitin mo today. So, tipid na tipid to sa hugasin. So, I'm going to put olive oil, but you can use ordinary oil. Magbra-brown muna ako ng bawang. A lot of garlic. O, diba? Akala mo sponsored ng olive oil. Eh. Diba? Malay mo. Char. Okay, and then we put the garlic. So, ilagay mo yung garlic kahit hindi pa masyadong mainit yung mantika because ayaw mong ma-shock yung matutusta ng mabilis yung bawang. Ila-light brown lang natin to. And then of course, as you can see here, I have beef tenderloin. Hiniwa ko yan kanina into small cubes. In the absence of tenderloin, pwede ka din gumamit ng ribeye, hiwain mo lang into smaller cubes. Or pwede ding sirloin, minsan lang ang sirloin medyo tough pa din pagka niluto. So, tenderloin or ribeye with a good marbling. Okay, so now you see, nagbra-brown na yung ating kabawangan. Pag ganyan, medyo hinaan mo na yung apoy or patayin mo na para hindi mo masunog. See? How nice. And now, kukuha lang ako ng lalagyan na may paper towel. Sasalain ko ang aking toasted garlic. Medyo mabilis po masunog to ha, kaya kailangan talagang bantay sarado ka. Kasi it has to be just golden. Okay, so ayan, tong garlic, tong pinagprituhan ng garlic, wag mong i-dispatcha yan. Kasi magagamit mo yan later on. Now let's cook our beef. So buksan mo na yung kalan, put a bit of your garlic oil, and lagyan mo din ng butter. Ito namang aking beef. Nakikita mo, ito yung beef natin. Isi-season ko lang siya with a bit of salt and pepper. So, salt, black pepper, and lalagyan ko din ng konting paprika powder to give it that nice smoky flavor. And konting, ay, namimilagsik na. Konting cornstarch para hindi siya masyadong magtutubig. Massage-massage mo lang. And lagyan ko din ng konting garlic powder. Konti lang. Para talagang super garlicky. Kailangan talaga mainit na mainit itong paglalagyan mo niyan. Konting bawang din. Isabay mo yung bawang sa beef para hindi masunog ang bawang. Okay, so medyo i-mix-mix mo lang na ganyan. Ah, di ba? Hindi nagtutubig because of the cornstarch. And then, I'm just going to put a splash of oyster sauce and good soy sauce. I want to put more paprika for that smoky flavor. And I know in Spain, hindi sila naglalagay, pero gusto ko maglagay ng konting-konting brown sugar
just for that caramelization. Okay, and a splash of oyster sauce, soy sauce. Turn off the flame and then that's it. You don't want to overcook your beef. Kasi pag na-overcook yan, it will become dry and tough. Lagyan mo ng more garlic. Ayan na. Teka nga, matikman muna. Mm. Mm. A little bit of salt. Ililipat ko muna yan dito so I can start cooking my fried rice on the same pan. I just want to cover this para makapahinga yung beef. So same pan, this time I'm using sesame oil. So put your sesame oil and white onions, chopped white onions. Okay, brown mo ng konti yan. And then I'm going to put my eggs. Let's beat the eggs a bit. Okay, beat the eggs. And then i-fluff mo lang siya dyan, see? A little bit of salt, of course. So I'm putting here togarashi. This is a Japanese spice na medyo maanghang-anghang. Kung ayaw mo naman lagyan ng maanghang, pwedeng wag mong lagyan nito. Ang lagay mo na lang, you can put dashi, pampalasa. Okay? So now, tatanggalin ko tong egg from my wok para hindi siya maging rubbery. And then, tsaka ko, isasangag yung kanin. Pinatay ko muna yung apoy. Okay, and then now, let's cook the rice. Turn on the flame again, and here's my Japanese rice. Sa Japanese rice, okay lang na bagong saing. Hindi mo na kailangan pang iwanan yan na kailangan overnight malamig yung kanin. Ay, ang genius. Okay, more sesame oil, or pwede ding garlic oil ang ilagay mo. Push. And then you're going to season this with Japanese soy sauce. And more togarashi. If you don't like spicy, again, huwag mong lagyan ito kasi medyo maanghang-anghang po ito. Okay, ayan, kahit pawis na ako, no? Look how beautiful the Japanese rice is kapag ka sinasangag. And remember, ang turo ko, kapag nagsasangag ka or gumagawa ka ng fried rice, kada butil ng kanin, kailangan nabibigyang pansin mo na nakocover ng flavoring and seasoning na nilalagay mo. Doon nakikita ang expertise ng isang chef or isang cook kung talagang nabasag niya yung kanin na paghiwa-hiwalay. Tama ba yung term ko, nabasag? Napaghiwa-hiwalay na lang, yun na lang. Parang masyado namang seryoso yung nabasag. Ibalik mo yung egg. Okay? Nakikita mo, no? Nilalatag ko kasi gusto ko makita kung kada butil na lagyan ba ng soy sauce. Titikman ko. Sarap, my gosh. Yung togarashi actually, hindi naman siya ganun kaanghang eh. Parang nasa dulo yung anghang niya. Okay? This looks good to me. Sinisilip ko talaga yan. Kasi pag kumakain kami sa Chinese restaurant, yung talagang pag tinignan ko yung fried rice, nasasabi ko ay, hindi inspired today si chef, or baka malungkot yung cook, or baka yung cook is
iniwan ng jowa. Kasi parang hindi maganda yung pagkakaluto ng fried rice. Naku po, ha? Remember yung kinuwento ko sa inyo before? Dun sa movie na Hunger, sa fried rice talaga, dun yun ang nagdesisyon ng kanyang future. So, simple recipes like this, it has to be well-executed. Ang dami ko na naman sinabi. Charot! Let's put sesame oil. And then, i-plate na natin itong ating salpicaw rice. Okay, so i-plate ko to. As you can see, nag-iinit ako dito ng cazuela. Ito yung lalagyan ng tapas. Para bongga, di ba? May ganyan po ako. Ginagamit ko yan dati. Pag medyo majinit na siya, lagay mo na dyan. Tapos, lagay ka lang ng konting, teka nga, fried rice. Tapos, your delicious salpicaw. Tingin mo naman ito salpicaw na to. Eh. Pero pag ibubuffet mo yan, pwede naman magkahiwalay. Eto, yung kinain namin, nakapatong yung salpicaw dun sa pinaka-rice. And then, you put more garlic. Just like that. And a little bit of parsley. Or spring onions. Just to balance the color. And there you have it. Mainit pala. Dito, ito na lang. This is your delicious salpicaw rice. Natitikman ko na. Tikman ko muna yung beef ulit. Parang hindi ko natinikman kanina eh. No? Tender. Now, haluin mo ng konti. And you eat together with the rice. Ano po? Ang sarap. My gosh, ang sarap. I'm speechless. So dahil speechless na yun nasabi ko, dapat wala na akong sasabihin sunod. Gumawa ka na and I'm going to see you all soonest.